Alam mo, San, madalas, kung pag ako'y nasa labas, no, ang una nilang tinatanong sa akin, si Susan Enriquez ba asawa ni Mike Enriquez? I'm sure you have, you know, I'm sure may mga nagtanong sa yung ganyan. Mawalang galang na sa partner ko, no? But how does that, how do you answer that? How does that make you feel? Sabi ko ganito, alam niyo po, kung asawa ko po si Mike Enriquez, hindi na po ako magtatrabaho. Magta-travel na lang ako abroad. Wow. Hindi talaga? Oo, sabi ko kung asawa ko po yon, hindi na po ako magtatrabaho. Ako po yung magta-travel na lang. Sabi ko gano'n sa kanila. Kita niyo po, nagtatrabaho po ako. Hindi po siya asawa. Tsaka maganda po ang asawa niya. Akala ko naman ang sasagot mo, ano, ay huwag na, baka magaling si Mike. Maganda po asawa niya. So, hindi kayo related? Hindi. Wala talaga. Nagkataon lang na ang apelido ninyo, pareho. Pero sa kabila ng paulit-ulit na tanong, hindi na natapos-tapos talaga. Oo nga eh. Asawa niyo po ba si Mike? Ayan, no? Kaya nagre-report sa 24 oras siya kasi asawa siya ni Mike. Pero teka muna, San. Babae sa babae. Single ka eh. Ay, naka. Magkakabuki yan. Oo nga. Hindi naman. No comment ako dyan. At ito isang tanong na, alam mo ito din, I'm sure maraming mga kababaihan tulad natin, dumadanas o nagtatanong ng ganitong tanong sa kanilang kaisipan nila, di ba? Ikaw ba'y gusto mo bang nag-iisa ka na lang sa buhay? Hindi. Hindi? Hindi. So, ikaw, may partner. Naghahanap ka pa rin? O, in your deepest, ano, gusto mo, meron ka pa rin? Oo, parang gusto ko yung ganun naman. Gusto ko naman parang, di ba, parang, isa lang ang anak ko. Oo. Di ba, pagka nagkaroon na siya ng family, gusto ko naman meron akong kasamang kakain ng popcorn kahit wala ka ng ngipin. Yung ganun, di ba? Salak naman ang kakainin mo, popcorn. Yung diba, masarap naman yung may ka-partner ka, yung makakausap mo siya sa kahit anong aspeto ng buhay mo, okay, di ba? Okay. Na wala kayong mga inhibitions, wala kayong mga tinatago, wala kayong mga secret, masishare mo sa kanya kung ano yung mga frustration mo, di ba? Ano pa yung gusto mo, di ba? Masarap naman yun. Iba naman yung kaibigan mo lang. Iba naman yung ka-partner mo siya talaga. Oh, so, ang you really want a partner? Naman, oo. Eh, wala pa ba? Meron na. Meron ka na ba? Naman. Oh, oo. I'm so happy for you. Yes, oo naman. O kaya naman pala blooming ka. Matagal ka lang hindi. Bagamat sanay si Susan na humarap sa kung ano-anong pagsubok sa kanyang karera, para sa kanya, ibang klase ang pagsubok kapag anak na niya ang pinag-usapan. Nagkaroon siya ng love child na gustong-gusto ko siya makatapos at binigay mo lahat para sa kanya. Tapos eto yung nangyari. So parang, siyempre, nung unalaman mo yun, parang hindi ko alam kung tatanggapin ko, di ba? Parang, bakit nangyari to? Bakit mo ginawa ito? Pero I realized na lahat pala may rason, Tita Mel. Kasi, yes, oo. Nung sinuportahan ko siya during her pregnancy, talagang lahat ng whatever na pag-aalagang ibibigay ko sa kanya. Dahil, siyempre, hindi naman siya, wala naman siyang partner. Finally, pinanganak na yung baby. Alam mo, nung pinanganak na yung bata, sabi ng doktor, meron nakitang doon sa kanyang ovary, merong bukol. Sa anak mo? Oo. May bukol sa ovary? May bukol na parang, malignant. Oh my God! Mm-hmm. So, syempre, nung sinabing ganyan ng doktor, parang... Natauhan ka! Nanlamig ako. Nanlamig ako, sabi, ibabayop sila, ganyan. Tapos, habang iniintay ko yung resultatis ko, alam ko nanlalamig yung buong katawan ko. Tapos, if not for the baby, hindi madidiscover. Actually, parang ako, yun ang gusto kong ipaunawa sa ibang magulang na parang masakit minsan na may nangyayaring, hindi sang-ayon sa plano mo, sa gusto mo. Pero lahat ay may dahilan pala. At ngayon, yung baby na yon, she's my source of joy. Talagang kahit anong pagod. Saka parang siya na yung second baby ko. Parang lahat ngayon nung ginagawa mo, parang kasama na siya sa plano mo. Every time siya makikita mo siya, parang siya... She saved the life of my only daughter. Dami nating aspetong napag-usapan. Ano naman yung maiiwan mo
doon sa mga, alam mo, iniidola ka eh, no, sa pamamahayag. Ibang-iba talaga ang style eh, ng Susan Enriquez. Mm-hmm. Anong sabihin pa nila ng iba? Pag Susan Enriquez, sabi, dinig mo yung boses. Oh. Yung para bang ano, parang ano nga yung baril na ganun eh. Ganun mag, di ba, ano nga yun, yung automatic rifle. Oh. Pag nag-report yan, ano ang maipapayo mo doon sa mga nag-uumpisa pa lamang at tinitingala ka eh bilang ano nila, idol? Paano ba nararating yung ganyang narating mo? Siguro. Mula sa karinderiya, sa palengke. Determination, dedication. At saka lagi kasi, siyempre, kailangan lagi kang magdadasal. Lagi mo hinihiling eh, no? Hihilingin mo. Hinihiling. At saka, siyempre, may gagawin ka rin karampatang aksyon. Hindi yung, gusto ko po, Lord, ano po eh, gusto ko po maging successful ako. Pero dito lang po ako sa bahay. Tutulog-tulog ka. Hindi pa pwedeng. Oo, ako at ano mo, ang dami kong masacrifice na family, ano? Na birthday ng anak mo, hindi ka makasama sa birthday niya. Nasa coverage ka, nasa out of town ka. Yung mga ganon, Pasko, bagong taon, hindi mo sila kapili. May mga ganon talagang isa-sacrifice mo. Pero, syempre, yun naman hindi habang buhay eh. Son, thank you so much for this talk. Thank you. Alam mo naman, love kita. Alam ko. I can feel it. Thank you so much. I can feel it.